Hi guys, this is Ana Kay Villalobos and for today's video, I'm going to share with you my best of 2023 Mommy Edition. So kung gusto nyong malaman yung mga ginamit ko sa anak ko for the past 2 years and yung mga favorite things niya, please keep on watching. Bago sa channel ko, hello, I am Mami Ana. I'm already 34 years old and I had my kid mga 32 na ako. So that makes my kid 2-year-old already as of now. As a first-time mom, of course, sobrang excited mong bumili ng mga kung ano-ano, yung mga hindi ka sure kung magagamit ba o hindi, bibili mo pa rin kasi nga excited ka because firstborn mo naman yan. So gusto mo kahit papaano, mabili lahat ng kaya mo for your kid. Pero after some time, malalaman mo na may mga bagay pala na hindi mo naman kailangan or may mga bagay na hindi niya magugustuhan. So sa video na to, I'm going to share yung mga madalas kong gamitin sa anak ko and as well as yung mga favorite things niya na na-enjoy niya. So this will be suited for 0 or newborn to mga toddler stage ganyan. So sineperate ko siya into different categories. We have medical, bathing, feeding, and recreation. Medyo may kahabaan itong video na to as I go through my best of 2023 Mommy Edition. So grab yourself a snack, drink, chill. Sana magustuhan niyo yung mga isi-share ko. Magsa-start ako dun sa pinaka-importante, which is for me yung mga medical. Pag nagkakasakit yung bata, especially now na ang dami talagang may sakit. So essential at gamit na gamit yung mga nasa listahan na to. First and foremost, if you are a new mom, hindi mo alam ito. Ako kasi nakita ko lang to sa pamangkin ko and sabi ko, ano yan? So this is a nose aspirator and the brand that I have here is Nose Frida. And this one goes with yung nasal spray. So maraming brand ng nasal spray. For me, it doesn't matter kung anong brand ng nasal spray, but this one, very helpful ito. Marami na kasing nauso so ngayon na parang electric, yung iba parang mukhang breast pump na pero nose aspirator pala. But for me, as long as you clean this one, you sterilize this, magagamit siya for a long time and super important. Ganito yung itsura ng nose aspirator. Isa sa na-realize ko, ang hirap pala pagka yung anak mo ay bukod sa may sakit ano, barado yung ilong, sobrang nakakaawa kasi hirap silang huminga and hindi sila mapakali sa tulog. Sa amin na, ginawa na naming routine ang paglilinis ng ilong ni ex. Ex pala yung tawag ko sa anak ko, Alexei, yung kanyang name. So, ginagamit na namin ito for 2 years. So, paano ba gamitin yun? Siyempre, number one, isi-shake mo yung iyong nasal spray. We're using the Marimer brand. Tapos, isi-spray mo siya. Ganyan siya. Ayan. Isi-spray mo siya each side ng nose, pero one at a time. After so, basta make sure ha na nandito yung foam sa loob. Kasi kung wala itong foam, baka mahigop mo yung sipon na anak mo. Pero alam nyo, nung unang panahon naman, ganun talaga. Sinisip-sip talaga nila straight sa ilong. Pero ako, di ba, para mas hygienic, may foam yan, make sure na nandyan. Tapos, ang gagawin mo, ito yung sisip-sipin mo, tapos ito yung ilalagay mo sa ilong ng anak mo. So kami, ni na ate, when we do that, kung dito siya sa left side, tatakpan namin itong kabilang side, tapos saka namin sisip-sipin. Afterwards, you can sterilize this one. Same way as I sterilize yung ating bottles, ganun mo rin siya lilinisin. Another important thing that you can have sa iyong medicine cabinet for your baby are thermometers. So these are 2 kinds of thermometers. We have the in-ear thermometer and then the digital thermometer. Pansin ko lang ha, magkalapit naman yung nakukuha nila na measurement. It's just that, mas madali kasing gamitin si in-ear thermometer. This is the in-ear thermometer. Ipipress mo lang pag na ilagay mo na sa tenga, makukuha mo agad. But by comparing the measurements, mas mataas lagi ang nakukuha ni in-ear thermometer. To make sure I get the measurement on both sides of the ear, baka kasi mamaya hindi ko na itutok yung butas nito doon sa pinaka butas ng tenga. And huwag kayong mag-alala kasi hindi naman ito papasok all the way sa ears. Ang kailangan lang talaga dito, kung gagamitin mo siya sa ibang tao, papalitan mo lagi itong nandito. Nung binili ko siya, may kasama naman na siya replacement. Lalo na kung iba-ibang tao yung gumagamit sa household, pinapalitan namin. The other one is yung digital thermometer na ganito. Ito lang kasi ay pang double check ko. Minsan, pag masyado nang mataas yung nilalabas nito, dino-double check ko with this one. Saka syempre, minsan, mahina yung battery nung isa, so at least meron kang spare na isa. Ang kahirapan lang nito, pag toddler ang anak mo, dahil underarm siya, pag nilalagay mo siya, tapos malikot yung anak mo, medyo may kahirapan dahil mas matagal itong kumuha ng measurement. Ito naman si digital thermometer na underarm. The thing with digital thermometers, kailangan laging maganda yung battery nila. Laging bago, laging fresh. Kasi pagka
hindi ganun ka-fresh, nagmamali-mali siya ng kuha. The brand that I have in here is Omron. Pareho ito. Kahit yung ginagamit ng parents ko na seniors na pang BP, Omron yun. It's a good brand na itry for mga ganitong klase ng device. Nga lang itong mga to, ang battery nila is coin battery ba yung tawag nito? This one, CR2032. And then this other one, hindi ko alam kung anong battery ba nito. Basta maliit din siya. Parang coin battery din. You can replace this by buying sa mga Daiso o di kaya naman yung sa mga nagkakabit ng battery sa relo, they can replace the batteries. Pero alam nyo guys, matagal kasi maubos. Parang simula pagkabili ko no to, isang beses pa lang ako nagre-replace this one. Mas malakas kumain ng battery ito as compared to this one. Next on my list is pulse oximeter. That one, nandun kasi kasama na nebulizer na kasama din sa list na to. If you have extra money, you can have yung pulse oximeter sa inyong cabinet. Kasi lahat ng mga sakit ngayon ay mostly respiratory. So it's good to have something to measure kung nahihirapan na bang huminga yung anak mo o hindi. Kasi that's the easiest way. You can just put it on your kid's finger. It's just that guys ha, pag bibili kayo ng pulse oximeter, iba pala ang pulse oximeter na pang bata at pang matanda. Kasi syempre, iba ang size ng daliri nila. Baka hindi ma-measure ng tama. So just let them know na pang bata ang kailangan mo. As mentioned nga yung nebulizer. So I use two kinds of nebulizer. Yung regular nebulizer na sinasaksak talaga sa outlet. Tapos mas malakas yung buga. That one we use at home. Kasi mas mabilis paubos yung gamot. Eh ang bata, hindi mapakali yan. So kailangan yung talagang mabilisan ganyan. Pero kung halimbawa, travel kayo ng travel or halimbawa, madalas kayo inaabutan sa labas tapos kailangan nyo inebulize yung anak nyo, it's good to have portable nebulizer. Yun nga lang nga, as I've mentioned, hindi ganun kalakas yung buga niya. Pansin ko, mas matagal mong mauubos yung gamot. Because my kid has allergic rhinitis, kaya talagang sanay na sanay siya mag-nebulize. Sinasabay ko siya sa time na nag-iPad siya or sa time na nanonood ng TV para hindi niya rin napapansin at hindi rin nagiging task sa kanya. Isa pa sa masasabi ko doon sa portable nebulizer, medyo nung una, mali kasi yung paggamit ko. It's unlike the regular nebulizer na malaki na basta palitan mo lang yung tube, okay pa rin yung buga. With portable nebulizers, at the end of the day, be sure na ikiklean mo siya with saline spray. Ako nilalagay ko yung spray na galing dito sa pang nose ni Alexei. Or di kaya siguro kahit mineral water man lang. Tapos iran mo siya ng isang takbuhan. Kasi pag hindi mo ginawa yon, magbabara yon at lalong hihina yung kanyang buga. So I've only learned that kasi napansin ko nga na humina yung amin. Yun pala kasi kailangan siyang linisin o iran through ng water. Sobrang daming umuusong mga patch sa bata ngayon. Merong antivirus, antibacterial, anti-cough, o di kaya pag may sipon yung anak mo, may ididikit ka sa kanya. And then meron din tayong mga mosquito patch. Kasi hindi ko kasi talaga alam yung iba kung gaano ka-effective except for mosquito patch. Ang dami ko na na-try. Pero ang pinaka-effective for me talaga is the Tiger Balm brand. Tiger Balm mosquito repellent patch because that one talagang maamoy siya. Yun nga lang ano, medyo mag-iiba yung amoy ng anak mo kasi pang amoy talaga siya ng anti-mosquito. Wala lang sa akin dito ngayon yon, but that one is the most effective at ginagamit talaga namin kay Alexei. Pwede siya sa bata kasi DEET free siya. The patch nga lang you can use for a specific amount of time. Pag longer period ka sa labas, sa outdoors, I highly suggest to bring this one. This is the Tiger Balm mosquito repellent spray naman. So same brand sila, isang patch, isang spray. Si spray kasi mas malawak yung kaya niyang i-cover. Ang problema nga lang din dito, talagang mas maamoy ito doon sa patch. So kung naaamoyan ka na sa patch, mas maamoy ito. Nasa balat ko talaga siya. Yung patch kasi, syempre, kinakabit namin dito sa gitna ng katawan niya para covered itong kamay and then yung malapit pa sa paa yung amoy nung patch. But this one, hindi mo na kailangan isipin yung placement. Ispray mo lang siya all over kung alin yung exposed na limb sa anak mo and effective ito. Kami guys, gumamit lang kami ng diaper cream kay Alexei hanggang 1-year-old kasi pansin ko, baka hindi naman na need. Pero nagkaroon kasi ng time na si mommy ay nagpalit ng brand ng diaper dahil nga lumalaki na si X and mas gusto ko yung hindi siya nagigising sa gabi. Lumalakas siyang dumede, mas mabilis siyang mapuno, tapos palit ng diaper. Kaso hindi nagustuhan ng puwet ni Alexei yung bagong diaper brand. Talagang dun siya natutong magkamot ng puwet hanggat sa dumating yung point na nagkara siya dahil nga sa friction ng pagkakamot niya. So ito yung nirecommend ng kapatid ko. This is the Calmoseptin ointment. Pwede mo siyang bilihin by box pero pwede ka rin bumili by piece. This is the by piece and guys, kahit isang piraso lang to, this will go a long way. Siguro sa isang ganito magaling na yung diaper rash ng anak ko. Na-discover to ng kapatid ko kasi nung nag-diarrhea yung kanyang anak, magpalit ka ng palit, wash ka ng wash ng pet or wipes. Syempre, mas prone yan sa diaper rash. Ito yung ginamit sa kanila sa hospital. I'm just not sure if you can use this every day. Kami nga lang talaga, ang gamit namin dito ay pagkailangan lang. Ang isang box guys ay may 20 sachets at matagal ang expiration. So, it's good to have at least
isang ganito sa iyong medicine cabinet. At yung pinakalas na reco ko na pinaka-importante pagdating sa kalusugan ng bata ay ang pagkakaroon ng updated vaccine record. Siguraduhin natin na pag time na niya ng kanyang vaccine, pa-vaccine na natin yung bata. I am a believer of vaccine and naniniwala ako na kaya walang masyadong sakit yung anak ko because of the vaccines that he has. So far, we are on track hanggang 2 years old, updated siya. And bago ko inilipad yung anak ko, tinanong ko yung aking pedia kung pwede ko na siyang ilipad with the vaccine na meron siya. Kahit hindi pa pwedeng ilipad yung bata at hindi pa kompleto yung vaccine, hindi ko ginawa yun. Talagang prioritize ko kung kailan pa pwede. Meron kasing mga vaccine na need mo para at least man lang medyo protected na yung anak mo. And guys ha, pag may vaccine ka kasi ganito yun, it doesn't mean na hindi ka magkakaroon. It's just that mas less yung chance mo na magkaroon. And if ever magkakaroon ka man dun sa anak ko sa influenza, nung nagkaroon siya, grabe, sobrang thankful ako na may vaccine siya for that because madali siyang nakarecover. Yun ang importansya ng pagkakaroon ng updated vaccine record. Malamang sa pedia mo meron yan or kung halimbawa naman medyo budgeted sa center, pwede kang magtanong dahil libre lang ang ilang vaccines. So huwag kayong mahihiyang lumapit sa mga health centers ninyo kasi nag-aalat ang government ng budget for that. And guys ha, hindi mo kasi masasabi na, oh, may pedia naman yung anak ko and magre-rely ka lang sa kanya kung kailan niya sasabihin na ito yung mga vaccine sa tapos na ng anak mo. If I were you, kailangan mo ring tanong, Doc, yung mga nilagay mo ba sa anak ko ay updated kami? Kasi minsan sa dami din ng pasyente nila, nakakalimutan na rin nila. So tayo na mismo yung lumapit at magtanong. You can also check online yung childhood immunization schedule. So ang nakalagay dyan is from birth up to 18 years old kung ano yung mga kailangang vaccines na ma-receive. Kasi hindi isang beses lang binibigay ang bawat vaccine. Yung iba may mga boosters or di kaya kahit hanggang 18 years old yung anak mo, may mga dapat kang i-update. So i-google nyo lang yan guys. Tapos ikumpara nyo yung nakita nyo na immunization schedule na dapat ginagawa talaga doon sa vaccine record ng anak ninyo. Especially nowadays, ang daming may sakit. This pandemic, what I realize is that life is short. Lahat ng kaya kong gawing preparation para maiwasan na magkaroon ng sakit, gagawin ko talaga for my kid. So that's it for yung health category. Meron tayong bathing category. Pagdating sa wash, parang okay naman lahat ng mga na-try namin. It's just that walang extraordinary or astounding na gusto kong i-reco sa inyo. Pero pagdating sa moisturizer, meron talaga ako may binabalik-balikan. So I have two recommendations for the body and yung isa for the face. For the body, since dry yung skin ni X, we use the Physiogel Red Soothing AI Body Lotion. Baka magtaka lang kayo na may pump ito. Yung pump kasi guys is not available in the Philippines, pero available itong variant na ito. Ang meron is yung binubuksan tapos isi-squeeze mo. This specific one I buy sa Korea, pero guys, sa Shopee, meron na rin nagtitinda nito. Same din ang effect na binibenta dito sa atin. Pagka nga lang madalas kang gumamit, mas maganda siguro if nakapump. For the face naman, we have the Physiogel Calming Relief AI Cream. If iko-compare ko, mas thicker ang formulation nito, kaya ito yung ginagamit namin sa face niya. And this one is for the body. Sa mga na-try ko na brand, ito talaga yung nakita ko na iba yung effect kay Alexei. Kumbaga, ramdam na ramdam mo sa balat niya whenever ito yung ginagamit namin. Si Alexei din kasi, medyo sensitive yung balat noong maliit pa siya. Ngayon, hindi na gaano. So, nirecommend ng aming doctor na paliguan siya ng 2 beses sa isang araw. Siyempre, nakaka-dry ng balat yun pag magwa-wash ka sa umaga, tas magwa-wash ka sa gabi. Pero hindi naman dahil doon kaya na-dry yung kanyang skin because kahit 1 beses lang siya naliligo before, ito na yung ginagamit talaga namin dati. So, ang ginagawa ko, since 2 beses siyang maligo sa isang araw at ayoko na parang ma-dry masyado yung balat niya, sa umaga, we use yung wash tsaka yung shampoo. Pero sa gabi, we use this one. This is the Mastella Cleansing Oil. Para siyang oil na pag ginanyan mo, medyo may konting bula, pero hindi siya kasing bula ng regular na soap wash or any na pampaligo. So the way you use this, babasain mo lang din yung bata, tapos i-apply mo sa skin niya, ilalather mo, and then wash mo lang siya, tapos mas malambot siya sa balat kasi nga hindi siya pure na soap. If 2 beses kayo nagliligo na anak niyo sa isang araw o di kaya nagsa-sponge bath sa gabi, magandang option is to use cleansing oil sa gabi naman. Actually, yun lang yung reco ko for bathing kasi yung iba parang hindi naman mapili si X. Ito guys ha, when it comes to feeding, ito lang yung mga ginagamit na Alexei. In no way na kailangan siyang bilihin. Madalas dito ay napili ko dahil cute sila and syempre, nagtagal sila dahil matibay sila. Kaya ko irereco. We're going to start off with this one.
Ang problema lang dito, hindi ko na mabili sa Pilipinas. Dati, may seller dito. Kaya lang ngayon, from Thailand pa ito siniship. Pero guys, mura lang ito ah. Whenever we go out, syempre, ayoko ng malaking bag yung daladalahin nila ate. Ayoko naman din magdala. Yung parang itataktak kasi nga, malakas ng dumede si ex and yung mga tinataktak, halos punong-puno na at natatakot ako na mag-spill sa bag. So whenever we go out, nagdadala kami ng disposable milk powder storage bags. The brand that I truly enjoy is Sanmam. For me, this is the best. I have tried other brands. Ganito yung itsura niya. This is the box and ganyan yung itsura nung bagong pouch. So the way that you use this is, i-open mo lang itong nasa pinakataas, tapos dito mo na ilalagay yung powder. Para siyang ziplock na ganyan. So scoop, 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 and then, wag nyong totally tanggalin yung hangin ha. Kasi ako noong una, tinatanggal ko yung hangin para mas maliit. Pero kailangan mo yung hangin pala later. So di-seal mo na ganyan. Pagagamitin mo siya, hindi ko na lang sa inyo guys, ipapakita kasi sayang para magamit pa. Kung anong ginawa nyo doon sa top, may nakuha kayong ganyan. Dito sa baba, i-open nyo rin. Kunyari ito yung bote, itataktak nyo lang na ganyan. So you need the air na excess dito sa loob para bumaba siya. Kasi pag tinatanggol mo yung hangin, mas mahirap siyang bumaba. Hindi naman kami malakas dito. Whenever lalabas lang kami, bawa nagdadala kami ng dalawa, tatlo, ganyan. Yung ibang brand kasi na natry ko na ganito, sa totoo lang, pag nagmamadali ka at yung anak mo ay gutom na, mami, dede, nandito pa lang sa taas, hirap na hirap ka nang i-open bago mo malagyan. Tapos dito sa baba naman, nagmamadali ka na. Ang hirap din nilang i-open. Minsan napapaganyan ka tapos sumasabog yung gatas. This one, madali siyang ipunit na ganyan. So, one pack contains 30 pieces. This is good to have para hindi ganun kalaki yung bag na dadali nyo sa labas. So, ito naman, pag kumakain kayo ng mga anak nyo sa labas, kami ha, we always bring yung kanyang spoon and fork na ganito. This is Meli brand. Maliit lang to and manipis. Meron siyang case na ganyan. Tapos, you can separate this too para meron siyang spoon and fork. Tapos, halimbawa, walang venue para maglinis agad, ang ginagawa lang namin is wina-wipe lang namin muna siya tapos sa bahay na namin lilinisan and then we put it back. This is the case and you open it here. Tapos ito yung spoon and fork. Same thing with the straw. This is Zoho reusable straw. Actually, hindi ko nga alam kung pambata ba to o pang matanda. Pero parang pambata kasi may silicone yung kanyang tip. Mukha siyang maliit na ganyan, pero kung halimbawa, medyo mahaba yung container ng drink, at least napapahaba siya ng ganyan kasi pocketable ito. And same thing, kung halimbawa walang venue paglilinis, pwede mong ibalik dyan and at the end of the day, pag uwi ng bahay, pwede nyo siyang i-wash. Sobrang liit niya. Tapos when you open, this is the straw. Ang gusto ko sa kanila, maliliit lang sila, madali silang ilagay sa bag, and hindi sila mabigat. Now, I have so many options for you guys to try when it comes to lunchbox essentials. Ito ay very popular, and alam nyo, kailangan yung pangalanan to, kasi dun sa school ng anak ko, si Kuya Marcus, pinsan niya, nagkapalit sila ng classmate niya dahil madalas ay itong ino-order ng mga nanay. Magsimula tayo with this two. These are two different kinds of drinking bottles. We have yung plastic, and we have yung stainless steel. So, syempre, mas tatagal si stainless steel and mas nagkikip ng init o di kaya naman ng lamig, ng drink, pero mas magaan ang dihamak itong si water bottle. So, for my child, I always use yung water bottle na ito, yung plastic for his water. And, in fairness, tinuruan ko siya kung paano i-open, two hands, ipipress lang niya na ganyan, kaya niyang i-open. Kumbaga, kayang i-open ng bata kahit walang assistance ng matanda. Kaya ding buhatin ng anak ko ito pareho, yun kasi maiisipin nyo eh, kaya bang i-open ng anak nyo yan? Kaya ba niya yung bigat niyan? Another thing, you can replace yung pinaka-straw nito. Yung iba kasi, parang nakadikit na siya, hindi mo mapapalitan. This one, you can replace the straw pag naninilaw na o sa tingin mo, kailangan ng palitan. And pwede nyo ring isama to sa mga bote ng anak ninyo pag sinesterilize. Ang naging problema ko lang dito, since siguro mga 1-year-old na ito, yung anak ko, meron siya minsan na pag hindi niya nakailangan, tapos nagmamadali siya, binabato niya. So, anong nangyayari, itong taas na ito, ay tumatalsik. Pero alam nyo guys, hindi naman ganun kadaling mangyari yun. So pag nag-iwalay siya na ganyan, na ibabalik siya as long as okay naman yung pinaka-connection niya na ganyan. Pero guys, kung hindi na nagbabato yung anak ninyo, wala kayong problema sa ganun. In 1 year time, hindi naman siya nanilaw yung pinaka-plastic niya. So that's a good thing. As well as, meron siyang pinaka-silicone dito sa baba, malambot ito para pag nababagsak na anak nyo, hindi agad nagka-crack yung pinaka-plastic niya. Pinaka-gusto ko nga dito is nasa-separate siya lahat. Natatanggal yung pinaka-straw, nalilinis mo ng husto. This one is the plastic version. Ayan. Ganyan yung itsura ng straw niya.
So pag mga green juice naman tapos gusto ng anak ko eh medyo malamig, this is what we use for his green juice. Hindi ko sure ah, pero alam ko may iba-ibang size nito at may iba-ibang size din nito. So I'm going to try and put the link sa baba. At least alam nyo yung mga options for the sizes meron yan. Baka kasi mas malaki na yung anak ninyo o di kaya masyado pang maliit yung anak ninyo. We have options, yes. While this one is the stainless steel version. Isa pa na same brand nito is yung lunchbox na madalas gamitin ng anak ko. I tried ibang brand, yung isa na parang Zoku brand, which is the same dun sa straw. Maganda siya, marami siyang mga partitions, it's just that ang hirap niyang buksan. So kung kakain na si Alexei at di siya makapagsabi kay teacher, hindi niya mabuksan. This one, napakadaling buksan. Kahit si X, yung 2-year-old ko, nabubuksan niya. Tapos pag may mga bulky fruit ka daw, pwede kasi ito ay, ayan o, na-e-expand siya na ganyan. Hindi rin na nilaw in 1 year time yung kanyang lunchbox na to and makapal yung pagka-plastic. You open it here, tapos when you open, ito yung takip, natatanggal this one para malinis. We also have yung silicone na handle. Ang gusto ko lang sa mga ganito ay yung talagang nadi-disassemble dahil mas maganda kung malilinis nyo lahat. Yung mga singit-singit kasi dyan, pinag-sistayan ng molds o di kaya mga food na nasisira o napapanis. But ngayon kasi, meron akong nakita na hindi daw maganda na nagsistay yung anak mo sa plastic ng matagal. This is with regards to microplastics. Anything naman na may plastic. So kami nga, pagka natigil na si X sa katatapon ng kanyang mga bote, yung drinking bottle ng anak ko for milk, gagawin ko na ding glass. But for now, we use plastic for that reason. Dito sa bahay, we use stainless. Nagkataon lang na yung straw cup niya at saka yung parang pinaka isa niyang ganito pa, same brand, is from the brand Owala. They are both stainless at pag nasa bahay kami, lahat ng ginagamit niya ay either silicone or stainless and not plastic. Grabe no, baka next time wala na tayong pwedeng magamit, bawal plastic, baka daw ma-ingest, ganyan, microplastic. Diyos ko. Pero kasi yun din ang kagandahan na maraming research ang nagsusurface. Pero yun nga, wala yung isang drinking bottle niya rito na parang ganito yung itsura. I'm going to put a picture. The brand is Owala. Sa bahay, ito ang ginagamit namin talaga. Ito yung straw cup version. Same thing with the B-Box si Owala. Pwede mong palitan yung kanyang mga straw at nadi-disassemble mo din. Kaya walang problema. Malilinis talaga sila. Ang cute pa ng mga colors ng mga pambatang ganito, no? Mga drinkware, lunchboxes. The only thing is, ito ay hindi available dito sa atin. I ordered it through Amazon, pero may ibang nagbebenta sa Shopee. I'm going to find links. Medyo may kamahalan nga lang kasi syempre may mga patong na yon. Ito lang guys yung mapapakita kong close up kasi nga wala yung isa. Ayan siya. Tapos ito yung pinaka loob niya. Nare-replace din yan. To be honest, binili ko to dahil cutesy-cutesy sila. And so far ha, swerte din kasi pagkabili ko, matibay naman sila. I'm the type of mom, alam mo yung hindi marunong mag-design ng mga pagkain ng bata. Tayo iba talaga nagbebento box pa siguro paglaki-laki pa ng anak ko. So bumawi na lang ako sa mga cute na silicone plates. This is from the brand Meli. Ang maganda rin dito, meron silang suction sa ilalim tapos hindi sila basta-basta magalaw sa feeding table. Ayan sila, oh sobrang cute. Ang dami pang ibang design and then yung likod niya, ganyan siya. Same thing with this one, may suction. Instead na pa-cutein yung pagkain, wala din naman pakialam yung anak ko. Cute plates na lang and alam niyo, madali siyang linisin. Kahit may mga dulo-dulo na ganito, yung mga maninipis, madali naman linisin in fairness sa kanya. So, binili ko na rin yung partner niya na straw. Ito, pag binibili nyo, hindi pwedeng pa isa-isa. Silicone din ito and different characters. So, yan, merong dino, may pug, may shark, cat, bear. Pag hindi 6 ito, 7 and meron siyang kasama na panglinis sa isang cardboard na ganyan. My recommendation naman, of course, for high chair, yung inuupuan nila pag kumakain, is Yamatoya. So, I have only tried 2, si Orebel and si Yamatoya. Kaya ako bumili ng 2 kasi bago ko siya ipanganak, akala namin sa ibang place kami titira. So whenever magvi-visit kami dito sa family house, at least meron siyang high chair dito and then meron din siyang high chair doon sa bahay namin. The brand Orebel, ginamit siya ng kapatid ko and siya yung parang isa sa mga kilala na brand dito sa atin. That one you can use simula, alam ko ha, babing baby. Ito namang isang brand na nakita ko, Yamatoya. Ito kailangan marunong na umupo yung anak mo or kaya niya na yung leeg niya and yung upper body niya. Pero
Pero ito naman nagiging adult chair naman. While yung Oribel na brand, hindi na siya nagpo-progress sa mas matanda. The only thing that I found, kasi pareho kong nagamit, to be honest ha, yung white part niya, which is mostly white part siya, naninilaw agad. So, ang dumi-dumi agad niyang tingnan, and yung mga part na kung saan, di ba, maduming kumain yung bata, pag umahawak siya sa gilid, ang daming pwedeng singita ng pagkain. Mas mahirap siyang linisin, and ang bulky niya, whenever gagamitin siya, ang dami niyang natitig na space sa floor. While itong si Yamatoya, for me, mas simple siya. It's just that, sa dalawa ha, baka pag mas maliit yung anak ninyo, mas hindi ako natatakot na mag-topple over yung Oribel as compared to the Yamatoya brand. Itong si Yamatoya for mas big na bata na. Pero to be honest kasi, lagi namang may supervision yan eh. So, pag magpapakain ka, nandun ka. So, for me, my recommendation for high chair is Yamatoya. Number one, it's made of wood. So, mas sustainable. Number two, mas magagamit ko siya na matagal into adult chair and pwede rin siyang Montessori chair. Hindi na nga ako bumili nung learning tower na pag nagwawash yung anak mo, pwede mo ilagay para abot niya yung sink. Ito na yung ginagamit ko. And pag kaya niya nang kumain, yung nasa harapan niya na tray, ilalagay mo lang sa likuran. Katulad ngayon na, kakashift lang namin. Si Alexi, gusto niya yung table namin, doon na rin ilalagay yung kanyang plate. So, tinanggal na namin yung pinaka-tray niya. The only downside siguro ni Yamatoya as compared to the Oribel is that si Oribel, yung tray ng kainan niya, natatanggal mo fully and pwede mong iwash. Si Yamatoya, hindi. Kasi ang pwede lang niya movement gawin is nasa harap mo yung tray o di kaya nandoon sa likod mo kasi igaganyan mo siya. But you can buy yung mga silicone trays para hindi naman magdumi ng husto yung pinaka-wood na table part niya. I think yun na lahat for feeding. I would only like to add one. Yung akin nga lang kasi nabili ko sa Shopee for only 2,000 pesos. Although we have yung magandang juicer kasi yung tatay ko who has cancer, nagju-juicing siya. We have yung Hurom o Yurom na brand sa baba. Yung nandito sa taas, syempre, yung sa amin, we have a little kitchenette here. Mura ko nga lang nabili. And sobrang sulit for me ha. Kasi what if biglang hindi na mag-juicing yung anak ko? Ayoko nang bumili ng mahal na juicer kasi hindi man kami nag-juicing na mag-asawa. And it does the job. So, wala naman problema pagka nag-juice siya. Because si Alexi ay nag-green juice dahil hindi siya mapakain ng gulay. Mas maganda pa rin kung kakain ng gulay, di ba? Kasi fiber yan. Pero kung hindi talaga at all, you can try green juice. Yun yung ginagamit namin. Maganda yung mga cute na maliliit na juicers para hindi ka naman masyadong committed sa mahal na juicer. That is it. Yun na talaga, promise. Yun na yung mga feeding essentials or feeding na mga suggestions ko. Now, nasa recreation part na tayo. Ito na yung pinakahuli. Number one na reco is healthy screen time. Ako, kami ni Jello, yung mag-asawa. We are parents na pumapayag magpa-screen time. And guys, huwag nyo akong aawayin kung walang screen time yung anak ninyo. Good for you if you can keep him entertained and all. It's just that for me, ang opinion namin mag-asawa, these kids, they already live in a digital world and we can use it to their advantage. Ang screen time naman sumasama lang yan if may dinadadya silang content na hindi para sa age nila o masyado na silang nakababad. Wala ng physical play, wala ng interaction with the people around them. But if you can moderate and may ways naman to do so, for us na mag-asawa, we recommend. So what we do here at home, para payagan si Alexi na mag-screen time, ang panonood ay sa TV lang gagawin. Bawal sa cellphone ni mommy or bawal sa iPad niya. Iniiwasan kasi namin na yung gamit namin na cellphone ay hinihila niya sa amin. But alam nyo, sa totoo lang ha, I'm going to be very honest. Pag nasa labas kami o nasa travel, napapapanood talaga namin sa cellphone. And those are special instances. Hindi naman everyday yun. And as long as malayo ka sa TV, pinopost namin yung pinapanood niya. Pag lumalapit siya, and parang automatic na bumabalik siya sa pwesto niya kasi alam niya na masyadong malapit. Siya mismo yung nagsasabi na, shado lapit. And ang pinaka-importante, bago ka manood ng TV, ang kondisyon namin ay dapat nakaligo na at dapat nakakain and dapat hindi sa nap time, tapos walang nakakalat na mga gamit. Kung may nakakalat ka na toys, bago ka manood, you fix it first before you watch. And siguro, swerte na rin namin kasi bago si Alexei manood sa TV, mga 1.5 year old na siya, bago kasi siya manood, nagsasalita na si Alexei. Isa kasi sa nabasa ko is that hindi magandang panoorin yung bata pag hindi pa siya nagsa-start mag-talk. I do not know how true that is, guys, ha? Kasi daw, yung mga character sa TV, when you watch them, iba yung bunga ng bunganga nila sa nilalabas nila na word. Sabi kasi nila, children learn how to talk because they imitate the way how you open your mouth and also by hearing. Kung hindi pa marunong magsalita yung anak mo tapos ang pinapanood niya ay hindi yung tamang pagbuka ng bibig, baka magkaroon ng delay or baka makakos ng delay. Again, I do not know how true that is, but sa amin nga, marunong na kasi magsalita si X bago pa siya magsimula ng screen time niya sa TV. And swerte din kami dahil kahit nanonood si Alexei, hindi niya kayang tumagal ng sobrang tagal. Siya mismo pa yung nagsasabi sa amin na
na patay TV. Kasi ang katabi ng TV namin ay itong area na ito. This is his play area na nilatagan lang namin ng mat. Hindi siya nagtatagal doon kasi alam niyang may mga iba pa siyang activities na pwedeng gawain. And sometimes din, hindi na siya nagpapapatay ng TV. Minsan nakikita namin, 5 minutes pa lang, pumupunta na siya dito, ginagawa niyang radyo yung TV. Mas gusto niya na naririnig instead of panoorin. And sometimes din paggabi, sleeping time na, tapos biglang sabi niya, nood. We use yung speaker doon sa loob. And okay na sa kanya, kahit yung tunog lang nung mga pinapanood niya sa TV. And nagsising lang siya. Now, usapang iPad, di ba? Isa sa parte ng healthy screen time namin. Meron kasing mga educational games that starts at 2-year-old. But ang sabi kasi, nakita ko rin sa iba na you can start yung anak mo sa gadgets, pinaka-early na daw ay 3. Pero depende yon sa development ng bata. So sa iPad ni Alexi, which is, ito, nandito pala siya. It's an iPad mini na binilan ko sa Shopee ng casing. Ito yung case pala na recommendation ko from Shopee. Meron siyang pinaka-strap na ganyan. Tapos, ito yung pinaka-likod niya. May dinosaur, may unicorn, may bear, iba-ibang design. And itong likod, pwede siyang gamitin as handle and as well as stand na din siya na ganyan na iba-ibang. Ang hindi ko lang sure dito, to be honest, is itong pinaka-metal part niya. Kasi para naninipisan ako. So, buy at your own risk, but kami na-enjoy namin. Tapos ito, naiikot siya para pag naro-rotate yung iPad. So, this is the iPad. Ayan siya, guys. Ayan, madumi pa nga. Tapos, pwede mong iganyan. Going back to the iPad, wala ditong YouTube, Netflix, Disney Plus. Kung gusto mong manood nun, manood ka sa TV at umupo ka sa sofa. But this one is solely for educational games. Maraming magagandang educational games that starts at the age of 2. But again, guys, ha, baka sabihin nyo na ako, minomotivate niya iba na lalong pa-iPad din yung anak. Nasa sa inyo yan. I can only suggest, but ikaw ang may hawak sa kapalaran ng anak mo. And yung mga apps na yon, maraming free, pero marami ding may bayad. Tatanungin niya kung anong pangalan ng anak mo, anong age niya, anong gender niya, and i-customize niya yung learning depende sa age ng anak mo. Pero bago ka naman mapunta sa part na yon, first part is yung parent. Ikaw yung mag-i-install. Ayan, nagbukas na nga. And ikaw din yung mamimili ng app. So, it will depend on you, on how you research. Pag marunong na magbasa, tapos pumupunta sa app store, may password yan. And I did put parental lock. Wherein, malalock yung iyong iPad pag sumobra ka na sa screen time. But so far, si Alexi ay hindi pa nag-i-exceed dun sa inalat ko na screen time sa kanya. That parental lock na apps, pwede rin mag-screen kung ano yung mga ayaw mong app na i-open. Kasi ito kasing iPad na to ay kanya talaga. Pero kung halimbawa, you share your iPad with your kid, yung parental lock will come in handy. Kasi pag nilagay mo na sa child mode yan, tatanggalin yan yung mga ayaw mong app na ipagamit. And it will also alert you on your phone if your child is already sumusobra doon sa screen time niya. Ang nilagay ko kasi dito, yung mga ABCs, 1, 2, 3, tapos yung mga routine, paano maligo, paano maglinis ng play area. Minsan nakikita ko naghuhugas ng plato. So, natututo siya na, oh, ito pala yung steps how to clean yung play area, how to clean the plate. So, maraming ganong klase. We demonize this kind of things like bawal na bawal talaga at all. Kasi nga, siguro, mas need pa natin na pag-aralan. They already live in a different world, to be honest. Iba yung mundo na kinalakihan natin. When they know how to act in a digital world, you can use it to their advantage. Malay mo, maging Mark Zuckerberg ang anak mo. Even if my kid is going to play school, we also recommend physical activities na wala dito sa loob ng bahay. They learn a lot just by going outside of their homes. Nung una kasi namimili ako kung i-homeschool ko o ipe-play school ko, pero ako kasi personally, gusto ko na gumaling siya how to deal with other people. So yung connection yung hinahanap ko. Kasi yung academics talagang importante yan because it teaches you discipline and kung gusto mo maging professional, it will really help you. Pero for now, I am prioritizing yung socialization ni Alexei kasi matututo naman niya na mag-ABC, mag 1, 2, 3 in school na talaga. Pero for now, mas prayo ko na maihalubilo siya sa mga kids his age. I liking to see how big the world is, how endless the options are. I don't wanna limit his learning dito sa bahay. And again, ikaw magde-decide as a parent if you want to homeschool your kid or dalhin mo sa mismong school. 3 times a week pa lang si Alexei. But other than that, physical activity nga. We enrolled him sa swimming classes, sa sports kasi matututo siya paano manalo, paano matalo, how to regulate his emotions, whether panalo o talo. Matututo siyang makipagkapwa-tao, matututo siya ng disiplina. Siyempre, as a parent, ikaw muna unang pipili. Tapos, ipapatry mo sa kanya. Kung nakikita mo na nag-i-enjoy yung anak mo, edi ituloy mo. Marami pang activity. Ngayon naman, ang nire-research ko ay football. So, I would like to enroll him sa football. Football starts at 2. Yung mga saling ket-ket lang or di kaya nakikipaglaro, naglalaro lang ng bola with mom. Kadalasan kasi ng mga lessons,
lessons. Pagbata mo pa siya i-enroll, kasama ka na magsi-swimming classes. Sa amin sa swimming classes yung tatay niya kasi hindi ko abot yung tubig sis. So yung daddy niya, bonding nila yung swimming lesson. And then sa football, nakita ko yung gusto kong enrollan. Hindi ka naman agad makikipag-football sa mga kapwa mo bata. You'll have your own ball and then kasama mo makikipaglaro si daddy o si mommy. So baka magulat kayo ha, pag in-enroll niyo anak niyo, ba't pat ako may participation? Yes, kailangan ka. For toys naman, I have so many recommendations din. But number one on my list, pag kaya mo pa siyang ikip sa Montessori toys, like yung mga wooden toys, ikip mo muna siya doon. Hindi lang yun doon sa consumption ng plastic eh. Yung Montessori toys kasi, ito yung mga age-appropriate toys. Minsan kasi bibili tayo ng toy, hindi pa pala siya pwede sa age nung anak natin. Ako, ang kinuha ko is yung subscription na Love Very, tama ba? May kamahalan yun at nasa US. Pero alam nyo, nung chinek ko, yung mga toys na nandoon sa subscription box, meron din sa Shopee. So what you can do is, halimbawa, Montessori toys for age 2. Google mo yan. Tapos lalabas yung mga itsura ng toys, pwede mong bilhin isa-isa sa Shopee. And even though Montessori toys siya, we do not totally employ the idea of Montessori. Yung play area niya, actually halo-halo na ito. Kasi may kuya siya, tapos nadadala yung toys dito, and as well as yung mga gift na ibibigay, hindi naman Montessori yon. But ako, nung nagsisimula siya, ako sa sarili ko, I buy him Montessori toys. Those toys, they do not have batteries. Sabi nila, if you start them sa battery-operated toys, is that instead of your child playing yung toy ang nagpe-play sa child. Something like that. I don't know if you get my point, but you can start your kids sa mga toys na wala mo ng batteries pag masyado pa siyang bata. But since nga nahahaluan siya ng mga iba-ibang toys, yung kuya niya mahilig sa Lego, and si Alexei din, nag-e-enjoy na siya ngayon Lego. Duplo size pa lang. Meron kasing Duplo, may Classic, and for his age, masyado pang maliit o choking hazard yung Lego Classic. So yung Duplo is mas malalaki. Ang maganda kasi dito, fine motor skills, tapos yung imagination niya sa mabubuo niya, yung mga characters ni roleplay niya, sobrang laking tulong yun sa mga bata. Another recommendation, magnetic tiles or marble run. Itong mga toys na to, para silang mga tiles na pag idinikit nyo, actually nandito tinatamad lang akong kunin. But I'm going to put a picture here, pag dinidikit nyo siya, pwedeng mag-build yung bata ng mga kung ano-ano. And na-notice ko lang dito, yung amin kasi siguro mga 1.5 year old na medyo mihina lang yung mga magnet niya sa connections. But napapakinabangan pa. As in hanggang ngayon, hinihila ko ni Alexei, Mommy, build, build, build. Pag sinabi niyang build, 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 gusto niyang mag-build ng tower, ng house, or whatever. If you want to level up yung magnetic tiles, meron kang pwede bilhin na ipang-combo sa kanya at pwede mo rin gamitin actually together. Ito naman yung marble run. So may mga magnetic tiles din yon, pero may mga slide and may ball. But the thing is, yung ball kasi ay choking hazard. So kung ikaw ay may anak na mahilig pang magsubo, I do not recommend yung marble run. Pansin ko gusto ko yung nag-create yung anak ko and nagsistimulate kasi siya ng imagination. Other than those, I would also recommend drawing papers and art supplies. Kaya lang, dahil yung anak ko ay nagsusulat pa kung saan-saan, we have yung kanyang drawing pads, mga coloring books in here. Pero yung mga art supplies niya, yung mga pang-color, kung gusto mo, magsasabi ka kay mommy or kay ate. Art also stimulates the imagination. So maganda na meron lang kayong nandyan sa inyong play area para hindi naman puro toys din. O ito guys, isa sa madalas na matanong sa akin ay book recommendations ko kasi pansin nila, maraming books si Alexei. Actually, hindi lahat yan ang books niya. May books pa siya doon sa play area niya sa aming office. I started reading to Alexei nung 3-month-old siya na hindi niya pa ako naiintindihan. Proven and tested ko na akala natin hindi tayo naiintindihan ng anak natin. Yun pala, they get what we do, but then hindi lang nila kayang i-express. Kasi nagulat ako na unti-unti memorize niya na yung mga libro na binabasa sa kanya. Nahilig na siya sa libro nang hindi namin namamalayan. And hindi naman ibig sabihin nun buong araw namin binabasahan si Alexei. Siguro, kung trip niya, kumukuha lang siya, tas saglit lang, minsan 1 minute nga lang, minsan kakakuha lang niya, ibabalik niya. It's okay as long as exposed siya doon sa mga libro na yon. Hanggat sa natutunan niya ng mahalin yung mga libro na siya na yung lumalapit sa amin, Mommy, read book, read book. Now, my book recommendations, ako kasi hindi ako nakafocus doon sa mga alphabets, numbers agad. What I tried to focus on is to buy books more on routines and manner. Pero again, meron din na din dyan mga ABCs. I highly suggest, I think Michael Dell books yon. These are board book, Hello Genius, written by Michael Dell, and yung sample ng mga books ay Big Bed for Giraffe. So ang bita dito ay si Giraffe, tapos yung lesson is From Crib to Big Bed. Ito naman, Little Tiger Picks Up. Si Tiger naman dito, nagkakalat siya kasi nga 'di ba, bata, naglalaro ng toy, but then he should learn to pick up or clean up afterwards. Ito naman, Bear Says Thank You. Alam nyo, isa to sa malaking tulong sa amin. Ang aga pa lang marunong na talaga siyang mag-thank you, excuse me, sorry,
money because of these books and as well as mino-model din namin. So kailangan kasi hindi mo lang siya basta ituturo o ibabasa sa kanya, kundi dapat naririnig niya o nakikita niyang ginagawa mo as an adult. So ito si Bear, pag may kailangan siya sa mommy niya, he says, thank you. Now, ito yung pinakauna niya at pinakapaborito niya sa lahat, Little Elephant Listens. Nagulat ako kasi ito yung book na memorize niya na talaga. Kaya niya akong samahan na magbasa ng sabay. And ang lesson naman dito ay matuto kang makinig sa iyong mommy, daddy, and all. Ito lang kasi guys, medyo may kabigatan na to. So, kaya itong i-hold na mga tipong 1-year-old na bata. Now, kung naghahanap ka naman ng mas magagaan na libro, these are called indestructibles. So, kung ito, board book, matibay din siya kasi nga makapal siya kaso mabigat. Ito naman, magaan siya kahit manipis kasi siya ay chew-proof, rip-proof, non-toxic, and 100% washable. Ayan o, ang ninipis lang yan. May mga songs, I'm happy and you know it, wheels on the bus, twinkle twinkle, baby let's eat, may baby let's count, big and little, book of opposites, let's be kind. So ito naman, hindi lang about manners. Meron ding mga songs, may mga counting, color, shapes. And ito, kahit ata makailang anak ka, ay magtatagal sa iyo. Actually, pati itong libro na to. Marami pang klase ng libro. And actually, kakabili ko lang itong lahat ng nasa baba na to. These are new books and hindi ko pa marerecommend, but kakarating lang niya. Alam niyo, parang si X talagang sobrang excited na excited. Bumili ako ng 3 sets of books na ganito. Medyo kasi may kamahalan din talaga yung mga books ng bata. So, meron ding mga binibenta na mas mura, pero kailangan mo siyang bilhin ng isang set na ganyan. But again, hindi ko pa alam kung gaano i-enjoy ni X ito. Kaya ako na push bumili ng bago. Bored na siya sa mga ilang books niya. Pansin ko, hindi siya gaano nagbabasa. But when new books came, excited na naman siya. So, ganun talaga. Pag na-digest niya na, gusto niya pa ng more. Another recommendation, if you have the budget, meron ding book na pwede mo rin gamitin as memorabilia for yourself pag lumaki na yung anak mo. Itong book na to is from Wonderbly and na-recommend lang din siya sa akin ng friend ko na mommy. Ang maganda dito sa libro na to, ang bida ay ang anak mo. In their website, tatanungin ka nila kung ano yung pangalan ng anak mo, gender, and then they will customize it according to your liking. May ganitong shape, meron din namang shape na ganito. Talaga nga lang, may kamahalan sila, but this will also serve as a memorabilia for you. Na pwedeng paglaki ng anak mo, you can keep them, and then pag ikakasal na siya, you can give it to your kid, tapos gamitin niya rin sa anak niya, pero ang bida ay yung tatay niya o yung nanay niya. Ayan yung itsura guys noong book. Kaso nga lang ito ay hindi rip-proof. Meron din ganito. The Little Boy, ito yung pinaka-favorite niya as of the moment. The Little Boy Who Dared to Dream. Ito naman, Alexis Treasury of Nursery Rhymes, pero nasulatan niya na sis. Ganun talaga yan, magdudumi at magdudumi yan. Ibig sabihin, pag nadumihan, nagamit. And ibig sabihin, pag nagamit, sulit. Ito naman, lastly, ay yung mat na ginagamit ko ngayon. Syempre, hindi ko na maiaangat yan. Dati, akala ko sa mga mat, yung lahat colorful talaga. Eh, dito sa bahay namin, halos all neutral lang. Kasi gusto ko simple lang, tas maaliwalas tingnan. Meron din pala mga aesthetic na mat. Regular mat siya, wala siyang parang mga antimicrobial effects. Kami, wala man tong antimicrobial, madalas namin nililinis to. Dati kasi parang mga ganyang kaliliit lang nakikita ko. Ngayon, ito, ganyan siyang kalaki per piece. So, mas konti yung kailangan mo. Yun nga lang din, wala siyang ABC na tinatanggal sa gitna or 1, 2, 3. Pero ito ay para sa mga mahilig sa aesthetic na bagay at maglalagay kayo ng play area, tapos ayun yung maglagay ng mga super loud colors for the flooring man lang at least, kasi yung mga toys makukulay talaga yan. This is an option. Guys, grabe, natiis nyo yun, sobrang haba nito. Pero alam nyo, pag nanay ka ganun talaga, more research for your kiddo. Ito yung mga bagay na talagang gamit na gamit ni Alexei, and masasabi ko nasulit yung mga pagkakabili ko. Actually, ang dami ko pang recommendation sa inyo, pero talagang pinaikli ko sila dahil ayoko naman na i-push kayo na bye. Alam kong pag nanay ka, talagang hindi mo matiis yung anak mo, but always rethink kung talagang need ba siya ng anak mo and magagamit ba talaga. And you know, at the end of the day, it's good to be able to provide for your kid para sa health niya, sa mga kakainin niya, and mga travel, recreation. But you know what? Apart from these things, the best thing that you can give your child is your time, quality time. Kahit pa, sabihin natin, ikaw ng pinakamayaman sa mundo at kaya mong ibigay ang best education, best toys, best food, and all the best that you can give your child. Kasi you can eh, and pinaghirapan mo yun. So ako ha, wala akong masasabi sa mga nanay na talagang binibigay ng todo lahat sa anak. As long as yung manners ng bata ay in check, nakikinig pa din siya, he respects everyone around him. Kasi pwede ka namang maging spoiled na hindi ka maging brat. It doesn't matter if you don't have the newest books, the newest gadgets, the newest toys.
Ang gusto lang naman ng anak mo ay ikaw. Yan ang pinakahuli kong reco for my best of 2023 reco is to give your child your time. Sana marami kayong natutunan dito sa aking video, and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye-bye!